again, Dang's Vlog. Welcome to my YouTube channel. For today, guys, gagawa na naman tayo ng another tips para sa mga businessmen. Gagawa po tayo ng ice candy na naman. Ayan, tuturo ko sa inyo, guys, kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin na walang 100 pesos ng puhunan, pero titignan natin kung magkano kalaki ang gano'ng kalaki ang ating kikitain. And so please keep on watching and don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. Ayan. But before anything else, guys, mag-i-intro muna si Dang's Vlog. So yun, guys, magpapakulo na tayo ng kugi. Ayan, lalagyan na natin ng tubig. Mas maganda kasi, guys, niluluto natin yung mga sangkap. Ayan, ang daing. Ayan, ganyan po siya. Para malambot yung ice candy natin. Maging smooth siya. So, ito po yung ingredients natin. Ayan. Ito po ay cornstarch. Tapos, evaporada. Tapos, sugar. At yung ating flavor ng ice candy ay pineapple. Ayan. Shoutout po sa Tang. So, papakuloyin muna natin yung tubig natin, guys. At mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin siya gagawin. And ganyan po karami, guys. Kung meron kayong maliit na, ano ba tawag dito? Kaldero. Ayan. Diyan nyo na lang siya ilagay para diretso nyo na siyang sangkapan mamaya. Okay, guys. So, yun, guys. Dahil na-dissolve na po yung ating, ano, yung ating cornstarch. Nilagyan ko pa po siya ulit ng sugar. Halo-haloin lang po natin ulit. Halo-halo lang, guys. Para lalo pang matisolve yung ating cornstarch at yung ating sugar. Kasi meron pa tayo mga sugar-sugar at cornstarch na po. I-low heat lang natin, guys. I-low heat po siya. Pero po, wala na siyang makuha ng buo. So, ayan, guys. Dahil na-dissolve na po yung ating cornstarch. Ayan. Makinis na po siya. Lalagay na po natin yung kanyang flavor. So, yung flavor po ng aking ice candy ngayon is pineapple. So, mix na po natin siya together dito. Isang powder lang to, guys. Ha? Kasi, baka medyo tumamis na siya talaga ng salt. Dinalaw mo powder mo po siya. So, mix pa rin natin siya, guys, ang ating pineapple flavor. Kasi, guys, kapag yung ice candy natin is inihit natin siya, niluluto natin, nagiging smooth po siya compared dun sa direct lang natin siyang nilalagay sa mga plastic na. Ayan, halo-halo ulit. May pineapple na siya talaga. Mas maganda to, guys, kung meron pa kayong pang whip. Ayun. Ang tawag to. Oh, yun. Basta yun na yun. Para siyang magiging ismok siya talaga. So, mix-mix lang po. Mix-mix lang natin. Yung ating flavor, guys, ang ating pineapple. So, pwede rin nito, guys. Maganda sana, guys, mango, kaso mangga, kaso walang available sa mga store. Ang dami kong pinunta ng store. Wala akong nabilang mangga. So, ang ginawa ko na lang is pineapple. So,
Pero syempre guys, titikman natin yan kung sakto na yung tamis. Mas maganda po kasi sobrahan natin yung sugar. Kasi kapag nag-yelo yan, ayan, tatabang siya. Kailangan na medyo maano natin yung sugar niya. Sugar level. Kasi pag nag-ice na po siya, magiging matabang siya. Kailangan natin siya ulit kumulo. Ayan. And i-ready na natin siya sa ating pagbabalutan. So, ayan guys. Tingnan nyo guys. Nag-ano na siya. Nag-i-smooth na talaga siya. And parang ang creamy niya. Kasi nga, nilagyan natin siya na. Ayan. So, ganyan na po yung texture niya guys. Smooth na siya. So, i-ready na natin siya para malagay na natin sa ating plastic. So guys, ayan na po yung ating ice candy. Ayan, yung ating pineapple ice candy. So, lagay na natin siya sa freezer. Ang nagawa ko lang guys is ilang piraso lang po siya. So, parang tumubo lang tayo ng 40 pesos. Pero hindi na masama. Okay na siya. Kasi ang puhunan ko dyan guys is 80 pesos. So, nakagawa tayo ng worth 120 pesos. So, may tubo na tayong 40 pesos. Okay na siya guys kasi mabibenta natin to ng tigpa 5 pesos sa mga bata dito. Ayan. And syempre sa mga matatanda kung gusto rin nila. Ayan. So, bili na kayo guys. Salamat, salamat po. Thank you so much for watching. And God bless us all. Ingat po tayong lahat. Ayan. Sana po mabenta to within this day at tomorrow. Iba naman flavor ang gagawin ni Dang's Dog. Ayan. Thank you so much guys. Bye!